Hello mga ka-riders, once again. Ito na naman po ang inyo pong lingkod. Medyo gabi na. Masayang masaya kayo, ano? Kasi nga, Friday na. Dito na po ako matulog. Patingin mo na yung mukha ko. Yan. Ang mga special effects niya, wala na. Natanggal ko na, nakapaghugas na ako ng face ko. Yan. Okay. Yan. Okay, tama na yung introduction. Okay. Okay, ito yung isang, ano, gusto ko lang i-share itong isang sinulat ko, isa pong vlog, na sinulat ko noong January 2020. When you are 40s and you rock. Yan. Yan, guys. Ako siya. Aba, may mga na-publish na rin pala. Ano ba yung difference ng vlog at ang vlog? So, kapag sinabi mong vlog, ito ay nakasulat. Isinusulat mo ito sa mga website or web page. Ito ay informal na pagsusulat na kung saan ito ay nababasa. At ito rin ay, ang purpose nito is for marketing para sa wants and needs ng audience mo. Okay. Ito naman pangalan, pag sinabi mong vlog, vlog as in V-L-O-G, ito naman is you are regularly posting a short videos on your channel. So, yun siya. It's a video channel that you are posting in YouTube. Na yung kagaya ng ginagawa ko to give an information. Pero ngayon, so ang sabi niya dito, have you ever done this thinking? Ito kayo ba, nakapag-isip-isip ba kayo? Sabi niya, ano kayang gagawin ko kapag ako'y nag-40? Diba, iniisip natin. Sabi na, minsan yung mga iba, humaharap ng mga midlife crisis, di po ba? Oh, guys. Everyone, when you reach 40, you are struggling with weight. Believe it or not, yes, we do. So, well, kapag hindi ka nag-gain ng weight o nag-loss ng weight, congratulations. You are doing good. Okay? So, dito, okay. There are 4 things to remember. Number 1, shape up. We need to get back in shape. Pero hindi ibig sabihin nun na naisin mo pang maging ano, maging sexy. Okay? Stop reasoning about the things we cannot do. Ano ba yung mga bagay na hindi na natin kayang gawin? Di ba marami na? Sumasakit mga tuhod-tuhod natin. So sometimes, we need to think about things na ano naman lang pwede natin gawin, i-contribute sa sarili natin. Kailangan magkaroon din tayo ng me time, hindi ba? Hindi puro luto, hindi puro trabaho. Pwede tayo magbasa ng mga books, mga magazines, ganun. To energize our brain. Minsan nakakalimutan na rin yung sarili natin, hindi nga tayo nagtitake ng vitamins, di po ba? Kailangan din naman natin yon. So, huwag matigas ang ulo, Nay. Kapag sinabi pong shape up, kailangan din nating mag-exercise, kailangan din natin maglakad-lakad, kailangan din natin, hindi puro tayo sa kusina, lakad ka ng lakad sa kusina, maghapon ka na dyan. Sabi niya, income is everything. Lalong-lalo na kapag nasa, ano na tapo tayo, nasa middle age na po tayo. Start saving your future. If you don't have any, it's not too late. Whether we like it or not, we are facing retirement. So, don't spend money that's not on your own account. It will stress you out. Do not always pray for breakthrough. Pray for financial stability and prosperity too. Kaya save up. Huwag ko kahit konti-konti mag-ipon tayo. Kaya kumuha tayo ng mga mahalagang mga bagay na pwede nating iwanan o sa ating mga anak later on, kagaya ng life insurance. Marami pong hindi naniniwala doon. Pero naniniwala po ako doon. Kesa bibili ka ng mga juice o di gumawa ka na lang sa mga tira-tira na juice mo. Yun ang gagawin natin. Hindi yan tunog ng Jomanji, guys. Talagang ganyan lang dito sa loob ng bahay. Kapag nandyan si Joshua, walang ginawa kundi magtambol ng magtambol. Kaya yan. Muna din.
Very good, guys. Form. Be in form. You are 40s. It's not the end of the world. Learn new skills, new things. Upgrade yourself. Di po ba? Attend seminars. Go back to school if you can. Attend gathering and fellowship. If you don't have friends to go with you to church, then find one. Don't avoid people. Learn new trends. Update your status. So, marami po sa atin na kapag naging 40 na, ang impormasyon na lang narinig natin is yung mga bagay-bagay na dumarating sa atin. Yung ibig ng ibig kong sabihin, pag sinabi kong be informed, hindi po kasalanan na i-upgrade po natin po yung ating pong mga sarili. Kahit na nasa 40 na po tayo, pwede pa rin po tayong mag-upgrade ng sarili po natin. Pwede po natin, hindi lang puro Facebook, hindi lang puro Twitter. Siguro kapag mahilig tayo dati na nagsusulat, magsulat-sulat tayo. Kapag mahilig po tayong mag-picture, mag-selfie, and why not? Di po ba? Gawin natin yon. Go to the library and read books. Yung mga ginagawa mo ng mga 25 ka, mag-read books ka, hindi puro para na lang sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan. Yes? And also, watch the latest news. Hindi yung information na hinahatid sa'yo ng kapitbahay mo, yun na lang yung information na naririnig mo. Huwag ka lang. Kasi kung anong nandito sa loob niya, guys. Ayan. Wow, mga novels ng mga iba't ibang mga The Touch of Aphrodite. It seems like a love story. Okay. Maganda yung ganito, guys, kasi halimbawa, wala na kasi, hindi kasi open yung mga libraries natin ngayon. So, maganda siya kapag may mga ganyan. O, may mga notes pa. Wow. My note. Take, sabi niya, take a bag, leave a note. Yung sabi niya, ano ba to? Sa mga hindi maka-let go, ito. Letting Go, A Pathway to Surrender by David Hawkins. Oh, it's a Christian one. Ito naman, A Vaseline Buddha, Jung Yang Moon. Translate from the Korean by Yi Won Jung. Sabi niya dito, if someone in the future asks in frustration, what has Korean literature been up to? We can quietly hand them Vaseline Buddha by Park Min-yu. Might be nice. It's a fiction. A fiction, that means he make a story out of it. And non-fiction are those things that are true and have facts. Yeah. Diba? Yan. Innocent Man. Okay, that was good. Okay, ang sabi niya dito, take a back and leave a note. Sabi niya, glad you are here. Enjoy the library and place to sit, Priscilla. Okay, I'll do mine. Pang-apat po, be creative. O mga ka-riders na nanay, marami sa inyo yan. Alam ko, creative po kayong lahat. Pero lagi po tayo paikot-ikot ng pagiging creative po natin po sa kusina. Hindi po masama yun. Pero ang nangyayari po sa pagiging creative po natin, wala tayong ginawa kundi magluto na naman. Ano ba naman yan? Nagiging inday na tayo ng mga anak natin. Hindi naman nila kinakain yung mga niluluto natin. Ano ba? Sabi niya dito, go travel. Oh, be creative, go travel. Alayain mo si Lokong, oh, yung si Habi o si Kuya. Travel din pag may time. Sabi, life is too short to waste it all. Begin your life with good perspective. Start new things. Kick out negativity. Huwag puro nega. Buti naman ganda na yung araw. Naku guys, tignan niyo itong aking mga halaman. Ang lumago na rin yung mga kamatis ko. Ayun, tinalbosan ko na yung mga yan, guys. Okay, huwag puro tayo nega.
puro lagi na lang negative ang mga naririnig natin. Tapos lahat ng lumalabas sa bibig natin, nega. Hindi yun. Hindi yun pagiging creative. Sabi nga po, replace our mindset kung gusto nating maging creative sa mga bagay-bagay. Being creative is not expensive. Hindi yan nabibili. Okay? It is a new mindset. Just put into practice to make it perfect. So, sabi niya dito, let us begin to recreate ourselves into a new way and meaningful way. So ngayon po, okay, ano ba yung mga apat na yun? Shape up, mag-exercise tayo, maglakad-lakad tayo, mga ganon. Save up, o di. Okay, kapag may pera, mag-ipon. Yun, save up. Pangatlo, be informed. Wag puro chismis ang naririnig po natin. Be informed, ibig sabihin nun, i-upgrade natin yung ating sarili. Learn new skills. Kapag hindi ka marunong mag-Facebook, magpaturo ka sa mga kabataan, madali lang sa kanila yan. Okay, be creative. Ayun, kapag creative na sinasabi, wag puro dyan sa kusina at pinapangat mo ang mga niluluto mo na hindi kinakain ng mga anak mo. Ang ending niya, ikaw din ang kumakain. Be creative, that means maghanap tayo ng mga ibang bagay na kung saan magagawa natin, nakasama natin ang mahal natin sa buhay. Yan. So, be creative. Kasi po, marami po sa atin na kapag nagkorenta na, nakakalimutan na yung mga bagay-bagay na nakahiligan. Eh, kung mahilig ka pa rin sumayaw, di sayaw-sayaw muna, dancing in the stars ka muna. Tapos kapag naman marunong kang magsulat, edi magsulat-sulat ka, ano ka. Tapos kapag marunong ka namang magluto, huwag ka puro dyan sa kusina, sabi ko sa'yo eh. Ayan na nga guys, sinisinyasan na ako, matulog na daw ako, daw ako maingi. Ngayon, alam niyo na kung ilang edad na ako. O sa mga 40 dyan, magsipagtulog na kayo. Puro kayo puyat. Okay. At sa lahat po ng mga nag-subscribe, nag-share, nag-like ng aking video, maraming pong salamat sa mga nag-comment. Sa mga comments ninyo, marami pong salamat. Salamat sa inyo pong oras sa panonood. At magandang gabi po sa inyong lahat. Remember, God loves you. Bye! Siguradong wala namang kabuti dito. Ingay sa bahay.